Ryan, anong partikular na nationality ng mga dayuhan na yan at sino ang tinatarget nila sa kanilang pang-scam? Ella, kinabibilangan ito ng 15 Chinese, 1 Taiwanese at 1 Malaysian na sinasabing supervisor ng grupo. Target nila yung mga kalahi din nila, Ella. Sa visa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation kasama ang lokal na pulis ng Makati. Ang isang establishmento sa Mascardo Street, Tejeros, Makati City nitong araw ng Biyernes, October 11, nakumpiska sa lugar ang ginagamit sa scamming activities gaya ng mga laptops, desktop computers, mga cellphones. Ngayong araw, iprinisinta ng National Bureau of Investigation ang mga nahuli nilang foreign nationals sa media. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at Republic Act 10075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga suspect na sinasabing involved sa malawakang online scamming activities. Ella, ayon kay National Bureau of Investigation Director Aime Santiago, galing ang mga ito doon sa mga malalaking pogo at naggrupo sila ng maliliit at ngayon ay nagpupunta na sila sa mga residential at umuupa ng mga apartment at condo units at doon nila isinasagawa yung kanilang scamming activity. Sa ngayon, mananatili muna sila dito sa kustodiya ng National Bureau of Investigation at nakipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration para birikpikahin yung sinasabi o aligasyon nitong mga Chinese national na ibinigay nila sa Bureau of Immigration yung kanilang mga working visa para sa downgrading. At yan muna ang latest alam mula dito sa tanggapan ng NBI dito sa Quezon City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.